everyone, and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, kung saan bawat episode, panibagong sorpresa, talaga naman ang mga hindi mo inaasahan mangyayari sa usapang ito. Like today, no, dahil ang clues natin today, instead of the usual na clues via text, ang binigay sa akin na clues was a list of ingredients na hinanda ko. Hindi ko alam na ito na pala yung lahat ng clues. Okay. So, ito yung mga pinaprepare sa akin. I will share this with our listeners and those watching us on video via Spotify or YouTube. So, ito yung first clue. Kita nyo ba? Ito ay sili. Okay, red peppers. Okay, so ang hula ko dito, ang guess natin is hot. And then next, ayan, suka. Okay. So, ang hula ko dito kung bakit may suka, may asim pa yung guest. May asim pa yung surprise guest natin for today. And then, next is toyo. Ang toyo, bakit nga ba? Bakit kaya toyo? Siguro kasi, ano bang purpose ng toyo? Pampalasa kasi ang toyo eh. It's a condiment, di ba? And then, ang last is lemon. Ayan, lemon. Well, naubusan na ako ng kalamansi or lemon. So, lemon oil. So, ano kaya? So, ang hula ko, siguro celebrity chef yung guest natin today. The first chef that comes to mind, dahil nakikita ko siya in the mornings paminsan, Chef J.R. Royal. Ikaw ba ang ating surprise guest today? I hope I'm right. Kasi nakakahiya kung hindi. Oh, yes! Hi, ma'am! Hi, Chef J.R. Hi, ma'am. Hello po, hello. Parang ayoko na magpakita kasi ang ganda ng intro mo, parang we can just leave it at that. Actually, gusto mo yung right after binanggit ko yung pangalan mo, napaisip ako na, teka, baka ibang chef yung guest, tapos mali yung hula ko. So buti na lang tumama ako. Pwede na akong umalis, papakita lang ako saglit, tapos okay na siguro yung ganun lang na intro. Hindi, kasi Chef JR nagpa-prepare siya ng ano eh, ng sili. So sabi ko, sili. So ibig sabihin, hot chef. O, pag sinabing hot chef, ikaw yung unang pumapasok sa isip, Chef JR. Okay, ma'am. I-print ko yan tapos ilalagay ko sa likod ko para meron akong hall of fame dyan na mga quotes. O, tapos naka-display yan, ha? Yes. Kailangan okay, i-post mo, tapos itatag mo kami. Okay, teka, itatabi ko muna itong mga nangangamoy kong ingredients para makapag-usap tayo ng maayos, Chef JR. Right. First of all, how are you? Like I said, na minsan nakikita kita in the mornings on Unang Hirit, but I know you also have your own show. Yes, ma'am. Never been better. Actually, we're celebrating our second year anniversary this Feb. Kaya yung farm to table natin with our food adventures, sobrang okay sa all right ako. 2021, 2022, syempre mga blessings na yun sa amin. And we're so excited for the coming episodes that we will be doing for the show. Wow, nako, grabe, 2 years na pala. That means you started the show during pandemic. During pandemic. At sobrang hirap nung pinagdaanan ng team. At lagi naman challenging. Kasi yung theme po kasi nung show is on-site cooking. So we're always at the mercy of the elements. Kaya bukod sa looming pandemic or COVID na paligid-ligid dyan, eh nandyan yung araw, bagyo, and yung mga maiingay na kapitbahay. So yun yung mga usual challenges na na-encounter namin during taping. I think yung pinakamahirap doon yung maingay na kapitbahay. Yes. Ay, talaga. Alam ni Direk Eva yan. Like, may mga maraming times na yung mga kulturang Pilipino kitang-kita na alas 8, alas 9 ng umaga, nagbibideo okay na. Tapos hanggang hapon sila. So grabe parang naman yung alas 8 na umaga na nag-umpisa. Yes, pagdating namin ng location. Akala ko usually, di ba, aabot ng alas 8 na umaga, hindi yung mag-uumpisa pa lang. Hindi, talagang kwan sila. From dusk till dawn until dusk ulit. And then dawn ulit. 24/7 na ang kanilang video. Okay. Pero so, Chef JR, I always think ang hirap maging TV chef kasi to be a chef in itself, very difficult work na yon, di ba? Kasi dami mong kailangan isipin, nagluluto ka, tapos ang daming ingredients, daming elements, ganyan. Tapos, kailangan mo pang gawin for TV. So, nadidelay yung process kasi sabihin, ay, pwede isa pang take, hindi natin nakita yung pagsalin ng sibuyas or something like that. Yes. Ano yung special skills required to be a TV chef? I think for you to be an effective, I'd like to think na effective naman tayo dun sa ginagawa ko ngayon. You really have to know what you're doing.
at the very least, diba? But siguro yung experience ko being a TV chef or someone who cooks in front of a camera is the easiest gig I've ever done. Only because bago po ako na-discover ng farm to table, practicing chef talaga ako. Tatlong properties na rin po kasi yung hinawakan ko. Tatlong hotels as the executive chef, and the other properties, dual parang roles yung ginagampanan ko. Executive chef and F&B manager. So I was really immersed in the very high-paced environment ng kusina. Yung sasabihin nating delays or whatever, sobrang, yeah, siguro realistically speaking, it's something that you just have to adjust to. But yung pace, yung hirap, yung siguro yung pressure nung nagluluto ka for real customers is entirely different from just doing it on TV. Kasi mas komportable, mas manageable yung mga factors. So in a way, napakadali ng magiging celebrity chef or TV chef. At least that's what I've been experiencing. It's siguro yung pinakamahirap na adjustment lang po for me. Nako-conscious ka na may parang nasa harap nga pala ako ng camera ngayon. Parang yung idea lang na gano'n na you have to pinch yourself a lot of times kasi parang na-magnify yung mga ginagawa mo when in fact normal lang naman. For me, sa isip ko, simpleng-simple lang yung ginagawa ko. But syempre, you just have to adjust na may camera, there are other factors like yung the way you speak. And of course, yung information na kailangan mo ibigay. Conscious ka rin dapat sa dead air, especially when I'm doing live segments. So yung mga ganun lang, I think for me, yun yung pinakamalaking adjustment lang. But as far as doing it, cooking while talking is something I'm very familiar with. Kasi syempre po, as an executive chef, kailangan mong mag-train ng mga staff. And in most cases, marami rin po kami hinahandle noon na mga OJTs from different schools. Syempre, isasama mo sila doon sa operations mo, doon sa ginagawa ninyo sa kusina. So you'd have to immerse them and train them at the same time doon sa standard ninyo doon sa hotel. So in a way, very natural naman na habang may ginagawa ka, may tinuturuan ka, kumbaga. Parang iniisip ko, gano'n na lang din yung approach ko when it comes to doing demos for TV. Ano yung trabaho mo noon? Ikaw talaga yung nag-design ng menu for the hotel, tapos nag-prepare ng lahat, nag-train, ganyan? Yes, ma'am. Bali, sa hotel po kasi, there are different departments. So meron tayong housekeeping dyan, my front desk, my sales, and then yung kampo namin, yung teritoryo namin, which is the F&B, food and beverage. So as an executive chef, your main role is definitely oversee yung day-to-day operations ng restaurant. Kasi po sa hotel, may different establishments yan sa loob. So meron kang restaurant, and in most 4-star to 5-star hotels, you have outlets na tinatawag namin. Ito yung mga function rooms, yung mga ballroom, yan, kasama yan ng F&B. So kami yung nag-aasikaso dyan for everything from menu planning, purchasing, handling ng ingredients, manpower, and of course yung talking to your suppliers. Kasi may minsan may mga, you have to tie up with other suppliers. Kunyari, may wedding kayo, yung mga flowers ninyo, yung mga host. So we're basically hand-in-hand working with sales department para planchahin yung mga ganong detalye. So we're very much involved in every aspect ng proseso. Yun po yung role ko before as an executive chef. And I think what made it trickier is pati yung front of house o yung service natin, yung grupo po ng mga waiters natin, restaurant manager is under me din. So deploying ng mga tao, ng staff, customer concerns, yan yung mga normal tasks na ginagawa ko po before. How long has it been since you left or since you stopped managing hotels, that line of work? Very recently lang yun. Noong pandemic lang din po, actually. Oh, okay. Before the pandemic, I actually resigned na from the hotel. Weird enough kasi yung effectivity date nung resignation ko is 1 year. That was in 2020. And then, yun nga, tinamaan naman ako ng pandemic. So, in a way, 2020 talaga yung last days ko sa hospitality industry as a practicing executive chef. You mean 1 year yung notice na binigay mo? Opo. Wow. I find it weird. Yeah. Oh, it had to be 1 year. Oo nga, 1 year talaga yung notice. Ang haba, di ba usually 2 weeks notice, pwede na yun. 2 weeks, yes. Siguro kasi I was thinking lang na gusto ko lang ma-transfer siguro yung task ko ng maayos. At the same time, pinaayos ko din yung path ko. Kasi when I resigned, funny thing, my wife didn't know, I submitted na my resignation. Oh, but she knew that you were gonna resign. I told her after the fact na. Okay. So it was a very interesting conversation. Pero yung feeling ko kasi before handing out my resignation or yung notice ko,
was I had this inkling to really just pursue my own path. Parang ko na siya eh, for months na, almost a year din, na parang feeling ko I have to go out of the comfort zone kasi nararamdaman ko na masyado ng complacent. Once you get used to the tasks, the pressure, nakukulangan ako dun sa challenge. That's why I made up my mind na I wanna carve my own path. Gusto ko na mag-solo. I wanna put up my own establishment siguro na kahit lugawan lang yan, gusto ko ako yung involved sa lahat. So parang feeling ko rin nung time na yon, ako lang naman to, feeling ko lang. Parang feeling ko kasi ang sipag-sipag ko na as an employee, limited yung income na nakukuha ko. So parang feeling ko nun, sayang yung youth, sayang yung energy na naibubuhos ko doon sa establishment, pero parang may limit kasi yung income. So parang may mga ganong factors po kasi ako na-consider nung time na yun. Grabe, mabusisi talaga, no? Eh, siguro the big adjustment for you also would be having a lot of fans. Kasi syempre ngayon, nakikilala ka na ng mga tao. And you know, alam mo, each time I pass your billboard sa doon along GMA, whenever I see the billboard, I'm like, wow, parang kailan ko kaya mamimit si Chef JR? Because I just see your billboard. Ngayon lang pala kita na meet actually. And to think pareho tayo ng circle in a sense dahil si Eva. Tapos yung mga UH people. So kaya feeling ko magkakilala na tayo. Hindi lang pa tayo nakikita in person. Yun, I think siguro maganda yan, ma'am, yung meeting in person natin, we'll arrange that for farm to table, di ba? Yung fame, it's something na I feel, nakita naman namin. The recognition, I think that's the very humbling experience every day. Kasi you'll never get used to it talaga. Well, at least I don't want to get used to it. Kasi I feel it helps me get grounded. And alam mo yun, na parang mahirap naman na baka pumasok sa ulo. At least may ganun naman akong pag-iisip or at least acknowledgement. But yeah, nakakataba pa rin ang puso. And I think, kaya ganun din po siguro yung approach ko is, I always wanna savor, I wanna bask in people's recognition, yung complimentary comments nila na nag-enjoy sila sa show. And I think, more than the fame, it's the realization, the everyday interaction that I have with the show's fans na nagiging parte kami ng buhay nila. For me, I think yan yung pinaka malaking impact ng show for me personally and for my family. Hearing their stories na kasama nila kami during dinner time sa Sundays or pag nag-asikaso sila na ginagawa nila for their family during the morning, yung mga routine nila, nakasama nila kami sa routine nila, sa tradisyon nila. And may mga times pa nga, ma'am, nung parang recently lang, may nag-ask for a picture. Chef, kasi idol ka ng asawa ko eh. Kaso wala na siya. Okay. Yung mga ganun na bittersweet, I'm so honored na parte ako nung, yun nga, yung memories nila. I love the fame, definitely. But it's something that I'm very aware of na ayaw nating pumasok sa ulo. I don't know ha, but like in movies that I've seen or even in TV shows, parang na parang the role of a chef is always so romanticized na parang it's always like parang it's such a glamorous career. And then I don't know why, pero sa movies, 'di ba, lagi pag nalaman nila na yung lalaki marunong magluto, parang nakaka-in love ka agad. Mm-hmm. Do you have a theory behind that? Bakit nga ba ganun? Pag ang lalaki marunong magluto, nakaka-in love, pero pag ang babae marunong magluto, it's a given. It's supposed to be a given. Yan, tama. Double standard yung pananaw natin when it comes to that aspect. Feeling ko po kasi, yun nga, I think that's a key word, na romanticize yung role namin. I think recently, siguro for the past 20 years, parang naging rockstar status siya eh. And of course, pag ganun kasi yung recognition na nakukuha ng mga tao, maraming egos involved. In a way, maganda siya. I definitely am for it, 100%. Pero yun nga, marami lang din issues sa hospitality industry na siguro natatabunan dahil nag-glamorize, naro-romanticize yung trabaho namin, yung environment namin sa kitchen. And I think nawawalan tayo ng focus doon sa, I guess, overall mental health ng mga practitioner. I guess it goes with any other industry naman. But since ito yung lugar ko ngayon, I think understated or hindi masyadong pinag-uusapan yung mga ganong aspeto ng industriya namin. But ikaw ba, have you always wanted to be a chef? I mean, bata ka pa lang ba? This was already your dream? No, not at all. I think yung mom ko raised me to become a priest. A priest?
Yes, kasi may Sarado Katoliko yung airmats ko, mami. So, yung typical nanay na yung anak nilang lalaki, sakristan. Oh, so nagsasakristan ka noon? Yes, I think may mga gigs akong gano'n, no, mga earlier years ko, mga 5-6 years old ako. So, lagi akong kasama ni mami sa simbahan. Yung kusina, never as a career. Ang naisip ko lang noon is, it's something that I have to learn. Kasi ganun po rin yung kultura ng family namin. Grew up kasi, yung mom ko is Igorota, yung dad ko is Bicolano. So pareho silang may cuisines na sobrang proud sila. So yan yung payabangan sa bahay ng sino yung pinakamasarap kalain. Or sila mami naman. Ah, hindi, sa amin ganito lang yung luto niyan. So parang may friendly, competitive nature doon sa household namin na namulat ako. So being a chef as a profession siguro was not something na hindi ko pinangarap or naisip man lang nung panahon na yun. But siguro nung young professional na rin ako nung time na yun, nahilig na rin ako sa cooking shows. I think Anthony Bourdain is someone na ma-attribute ko na talagang nag-pick ng curiosity ko when it comes to culinary. Hindi lang yung kain. Kasi yung shows niya before, talagang napakalawak nung scope eh. And aside from him being a chef. So when did you start developing an interest in the kitchen? Officially, that was 2013. 2013 was when I joined a cooking competition, an amateur cooking competition. Nationwide siyang sinalihan ng mga Filipinos. I ended up winning that competition. So I think yun yung para naging turning point in my life, in my career. Parang sabi ko nga, I took it as a message from above. Kasi nung time na yun, ma'am, nasa BPO ako and I was in a band din. And then ang dami kong parang ginagawa. Ang dami kong gusto kong gawin. When I won that competition, I took it as a message na, son, dito ka na lang. Kumalma ka, magluto ka dyan. Parang yun yung naging interpretation ko nun. So 2013, after I won the competition, I decided to just leave everything behind and just pursue this path. So that means you went to culinary school pa after? Hindi na? Yes po. May prize siya, may cash prize, and then meron siyang culinary studies scholarship. Yun yung ginrab ko talaga. When my wife and I decided na, yeah, I think I wanna do this for a living and for the rest of my life, basically. I recognize lang the need for me to have diploma or at least a formal training, which actually turned out the wisest decision I've done, I've made in my life. One of the wisest decisions. Kasi kung hindi ko siguro tinake advantage yung culinary studies scholarship na yon, hindi ako makakapasok sa hotel. Hindi naman ako pwede mag-apply sa kanila. Hey guys, I won a national competition in cooking. Siyempre maraming involved din naman sa kusina. Hindi lang pagluluto. Actually, when you become an executive chef, when you get to that level, hands-on cooking would be just like 5 to 10% of your responsibility or at least yung scope na ginagawa mo or yung day-to-day na talagang ginagawa mo. It's more of managerial na lang talaga eh. I'm curious lang din, no? Kasi diba sabi mo, so you did the formal training. Sabi nila, it's really, really difficult in culinary school. Kasi meron akong kaibigan, kinukwento niya before, yung tayo mo doon, parang 8 oras, hindi ka talaga uupo, tapos mainit, tapos under so much pressure. Apo. Ganun ba talaga? 100%. 100%. Oh. And I think, ang mas mahirap for me that time is unlearning yung mga bad habits ko sa kusina. Siyempre, you'll be working in a professional kitchen. So there are expectations. There are safety standards. Na alam naman natin, pag home cook ka, there is something na hindi ka masyadong conscious. I think for me, that was the biggest adjustment. Physical toll naman na required for this, siguro no time na yon hanggang ngayon, is something that I'm familiar with. Or sanay naman yung katawan ko kasi I grew up in the province. Yung kultura rin namin sa bahay is kailangan kilos ka. Bawal yung pahiga-higa ka dyan. So, at least for me, I think I'm fit enough para makatagal ng 8 oras. Kasi kung sa culinary school na, 8 hours kang nakatayo, pag nasa totoong kusina ka na, nasa restaurant ka na, nasa hotel ka na, at least 10 hours straight is a normal thing. 10 to 14 hours straight na walang upuan, yun yung normal na araw namin. Grabe, kaya pala talagang kailangan comfy shoes ka. Yes. Tsaka non-skid. Non-skid, napaka-importante po nun. I mean, yun nga, may mga safety factors tayong kailangan i-consider, especially with your garment, with your wardrobe, shoes, of course. Pero yan kasi, sa una hindi mo yan marirecognize. Hindi mo siya aakalain, importante pala na dapat komportante yung sapatos mo. Especially when you're from the culinary school, medyo maporm pa yan eh. So pagdating na yan ng tunay na bakbakan, dun mo marirealize
shucks, parang kailangan ko maghanap ng bago. Kailangan ganito, may specific requirement ka na doon sa mga suot mo. Malaking bagay. And it's very important, going back lang din doon sa galing ng mga culinary schools. Aside from hirap, just to set the expectations, right? Pag ka-graduate mo, triple or mas mataas pa yung hirap na pagdadaanan mo para maging effective ka doon sa kung anumang role siguro yung ipupursue mo. Sa kusina. Yeah. So, Chef, sometimes, alam mo, pag nag-i-interview ko, I fixate on the subject, on the interviewee. And right now, well, since we started, nafi-fixate ako dun sa hikaw mo. Okay. I've been fixating on your earrings. Kasi, actually, napansin ko rin siya sa billboard. But I've never met somebody who actually wears that. So, I've always wanted to know. For those listening, it's, what do you call it? I mean, tunnel is that po. Your, anong tawag ulit? Tunnel or plugs. I actually have, yeah, this is... Plugs, hindi. Tunnel kasi may butas. Okay. Pero pag wala po siyang butas, ang tawag dyan ay plugs. Okay. So basically, an earring. Ang bilis mong natanggal nung, ano, from your earlobes. Ganun lang pala yon. Yes, ma'am. Opo, opo. Oh. Madali lang naman siya yan. Okay. Tapos malaki na talaga yung, ano, yung butas. Oo. Opo, yan. Oo. 20mm ito. Millimeter. Yung sukat. Oh. Kasi may mga specific sizes ka pong kailangan, well, kaya ako aware kasi yung hikaw ko, pag bibili ako, 20 millimeters yung okay. diameter. Yung diameter, okay. Yeah. I'm so sorry, nag-fixate lang talaga okay. ako. Pero yun actually yung una kong gustong tanongin nung nag-umpisa tayo. At least now, na-satisfy na yung curiosity ko. Yeah. At saka madalas, no, pag may nakikita akong bata na nakatingin sa akin ganun, tatawagin, halika dito, kukunin ko yung daliri niya. Tapos bigla akong ipapasok dito. Tapos I always enjoy looking at their reaction. Kasi talagang skirmish na hindi mo maintindihan. Kasi nag-freak out sila. Kasi nawiwiban, ano ba yun? Paano lumusot yung daliri ko sa tenga niya? Pero hindi, kasi parang naging trademark mo na rin yan, Chef. I mean, like, kumari, for me, before I met you, that's what, I mean, that's what I remember about you. And that's what I noticed rin sa billboard. Pero when you first started ba as a chef, meron ka na yan? Or was it from nung time na nagbabanda ka? Hindi naman siguro nung time na nagsasakristan ka. Actually, very recent lang to, ma'am. Kung hindi ako nagkakamali, 2018 ito. 2018 lang. Okay. So, mga... Although, before po kasi, I've always done piercing. Wala akong ink sa katawan sa ngayon. Pero I've always done piercing. Body piercing, I used to pierce myself dito. May butas po ako dyan. Dalawa sa dila. Dalawa rin dito. Oh, okay. But sa ngayon, ito na lang po yung meron ako. Okay, so I'm so curious kasi sabi mo nung nag-resign ka, hindi mo sinabi sa asawa mo, sinabi mo after na. Eh nung nagpabutas ka ng tenga, pinaalam mo ba yun sa asawa mo? Ay, hindi rin. nung nagpabutas ako ng tenga, nung nag-away kami, kumalma mo, lumayo muna siya ng saglit, nasa kabilang kwarto or nasa kabilang bahay. And then, umalis ka, punta ako sa body piercing shop the following day. Kasi gustong-gusto ko na siyang gawin noon pa. So, nakahanap ako ng perfect time nung nag-away kami. And then, umalis siya sa bahay. Habang wala siya sa bahay, nagpabutas ako. Tapos, pagbalik niya, dahil magka-away pa rin kami, wala na siyang nagawa. So, ayun. Oy, ano pa bang magagawa? Hindi mo na matatahi yun, di ba? Yes. Okay, so now we know. Alala ko na naman. Ayan. But culturally, siguro I would link it doon sa growing up in Mountain Province. Nakikita ko po kasi doon yung mga elderlies namin, malalaki yung butas ng tenga. If you would encounter siguro an elderly or siguro an igorot sa Mountain Province, lalong-lalo na yung mga nasa 80s or 90s na ngayon, malalaki yung butas ng tenga nila. Ang explanation kasi noon is they used to wear yung mabibigat na jewelries na hikaw. Mm. And in a way, parang stature na rin kasi sa amin yun before. Mm. Na parang mas malalaking hikaw or mas mabibigat. Eh, siguro mas mayaman ka, mas may kaya, or may patungkulan, parang ganun. Mm. So in a way, that is something that I've always wanted to do. Kaya nakahanap lang ng perfect time. Yun talaga yung perfect time. Now it's a reminder of the time na nag-away kayo na asawa mo. Pero Chef, I knew that you had roots in Mountain Province, pero hindi ko alam na doon ka talaga lumaki. Akala ko baka dito ka na sa Manila lumaki. Until how old were you na you were living there sa Mountain Province? I was born actually po in Benguet, Camp 6, Tuba, Benguet. Growing up there, hindi naman po. But I think
Dahil yung parang naging kwento ng family namin was in 1989, before the great earthquake ng Baguio, nasunog po yung bahay namin. So we had to move out sa Highland. And then, nung time po kasi na yun, yung grandparents namin, nakatira na sila sa Mindoro. So lumipat kami ng Mindoro. And then after 4 years, we moved to Las Piñas. After 6 years, we moved to La Union. Tapos ako naman, nung nagtatrabaho na ako, palipat-lipat din ako. So parang in a way, hindi man ako lumaki sa Mountain Province, but dahil sa palipat-lipat kami ng lugar, yung Barlig, yung hometown po ng mami ko sa Mountain Province, has always been the place na in-associate ko yung sarili ko na hometown ko. Kasi pag tatanungin mo, taga saan ka? Ang komplikado kasi sagutin, ah, taga Benguet, taga Mindoro, taga Las Piñas, taga Cavite, parang ganun kasi yung totoong sagot. But now, dahil nga ganun na yung parang naging perception ko, ganun na yung niyakap ko na yung Barlig as my own hometown, parang kaya laging siya na lang, parang naging siya yung anchor dun sa nomadic lifestyle na nangyari sa amin. Kaya parang feeling ko talaga ever since homegrown na rin ako doon. Okay. O, parang ganun na rin, no? Yes. Pero does this mean na yung parang mga niluluto mo na i-influence ng lahat, ng all the different places where you've lived? Actually po, growing up, parang feeling ko, parang kawawa naman kami. Parang ano ba to? Parang hindi kasi ako, feeling ko ng time na yun, parang hindi ako maka-establish ng totoong tropa. Parang ganun. Kasi palipat-lipat. At some point, oo, alam mo, lilipat ka din. Parang napaka-hassle, sabi ko. But ito na nga, nung nasa pagluluto na ako, sila na yung pinanguhugutan ko ngayon ng inspiration. Like, of course, nung nasa hotel ako, you have to be well-versed in all of cuisines. All of the cuisines na ilalatag mo sa customers mo. At syempre, may kliyente ka, may owners yun. Sa kanila nang gagaling yung direction. So kailangan, pag gusto ko ng French theme dinner sa Saturday, dapat kaya mong i-pull off yun. Ngayong ginagawa ko na yung sarili kong style, doon din ako man bumabalik eh. Doon din ako bumabalik sa roots talaga. And then yun nga, kaya parang kahit sa farm to table, ang dami kong nahuhugot na anecdotes with specific ingredients, with specific dish. Kasi malaking part doon yung kung saan-saan lugar kami tinako ng buhay. Alam mo, the reason I know na ikaw ay galing Mountain Province or Tubong Mountain Province is because parang nakita ko nag-shoot. Di ba nag-shoot kayo doon? Yes. Is that for your anniversary? Hindi pa pinapalabas? Hindi pa po. Parang nag-shoot kami ng Barlig Mountain Province ng November. Mm-hmm. Yeah, November po yun. And then, specially made yun for our 4-week episode ng Farm to Table na nakasentro sa lifestyle, culture. And then, tsaka siyempre po, off-cam kasi wala akong ibang bukang bibig kundi yung Barlig. Ganto kami sa Barlig. Ganto yung ginagawa namin. Parang I had the opportunity and privilege na madala yung team and ipakita from my perspective through their lenses na ito yung buhay namin sa Mountain Province. Kasi kadalasan din po, kaya gustong-gusto ko rin ipakita. Kadalasan when you talk about Mountain Province, Sagada, or minsan sa kabila, sa Banawe. So parang sila lang yung nabibigyan ng focus when in fact, the entire Mountain Province region is napakaganda, napaka-rich ng culture, na mas marami pang pwedeng siguro ma-experience. Especially when you're into culture. Food, I would say it's pretty much the same. Yung cuisine ng Mountain Province is very straightforward. More on nilaga lang kami dyan. Any ingredients na nandyan, yun lang din yung ihahalo namin. But more than that, I think the culture kasi, the very rich culture practices na meron kami doon were some of the things na I was really excited to showcase. Mm-hmm. And fitting lang kasi talagang tinaon din ng team na sa anniversary namin siya ipalabas. Diba, Chef? The reason na kung bakit yung title ng show is Farm to Table because talagang literally kung anong ingredients na makukuha nyo on location, yes, yun lang ang lulutuin mo. So, ibig sabihin, hindi mo alam kung anong lulutuin mo pagdating mo dun sa location. Hindi mo pa alam. The process naman po that we have in Farm to Table is we coordinate naman po with the farm to discuss yung available ingredients nila doon, available resources nila, ano yung livestock na meron sila. So at least nakakapag-formulate na kami ng discarding gagawin namin. We still want to stick doon sa pinaka, one of the essence ng show na talagang kung ano yung maha-harvest mo dyan, ano yung makakatay natin dyan, yun yung gagawa natin ng putahe. And in a way din kasi, parang yun din talaga naman kasi ang Filipino culture. At least ah, sa pinanggalingan ko po kasi kung ano yung lalong-lalo na yung nanay ko nung panahon ng siya pa yung nagluluto sa bahay. Kung ano yung madampot niya sa ref or ano yung makuha niya sa palengke, yun yung iluluto niya sa'yo. So, parang generally speaking,
pag nakaka-encounter ako ng ibang kusinero, at least yung pareho ng inclination, nare-realize namin na, oh, ano, parang ganun din naman yung airmats ko noon or yung lola ko noon or kami sa bahay ngayon na kung ano yung nandyan. Kadalasan pa nga, di ba, yung mga leftover, yun yung mga ginagawa natin ng ibang putahe. So, in a way, yung farm-to-table concept, at least nung una, yun talaga yung parang isa sa mga pillars namin is really forage, harvest, butcher, the resources from the farm mismo. Na parang recently nare-realize ko na, oh, ano, parang normal naman. Kaya siguro rin nagre-resonate sa mga viewers natin. Oo. Kasi nga, ganun din naman yung ginagawa nila sa bahay. Oh, so parang may something in common pala tayo, Chef. May surprise element. Yes, totoo. Lagi. Lagi. Pero were there ever anything, parang were there ever weird ingredients na nahanap mo? I mean, ano yung pinaka-weird ingredient that you had to come up, that you encountered na you had to come up with a dish featuring that ingredient? Siguro yung term na weird at this point, at least pag sa akin, mama, oh, medyo mataas yung standard ko pagdating sa weird eh. Pero siguro yung mga what excites me about the show is yung mga ingredients na hindi ko pa na-encounter before, like yung mga lindangan, kuhol na spiral yung itsura niya, yung mga build-up, yung mga ganyang ingredients. Wala sa kanila ay familiar sa akin. Pareho tayo, ma'am. Until na-encounter ko siya dun sa farm mismo. So in a way, yeah, it is weird. Weird kasi hindi ko alam yung texture, hindi ko alam kung paano siya execute. So normally, I would siguro put it in a template lang na, yung generic template lang ng dish na I know it would work flavor-wise. Pero siguro later on, after kumagawa yung dish, saka ko na lang naiisip yung pwede ko pang i-tweak. Pero it's always exciting kasi pag ganun yung setup namin sa farm to table. May naluto ka na ba sa show na parang after mong gawin, parang ay, ayoko na tong kainin ulit? Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years as a newspaper reporter, news anchor, online editor, and documentary maker. But podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Empower yourselves and be safe. May naluto ka na ba sa show na parang after mong gawin, parang ay, ayoko na tong kainin ulit or parang does that happen because nga hindi ka familiar with the ingredient na parang ay ganito pala lasa nito. In all fairness and in all humility, wala pa naman. That's good. I mean my hand to God, wala pa akong dish na nagawa kahit on the spot ko siya ginawa sa show. Siguro, I would admit na may mga dishes kami, lalo-lalo na yung mga ganun nga na unfamiliar ako, na pwede pang i-tweak, na malaki-malaki pa yung potential para siguro mas mapasarap pa. But yung talagang literal na naitapon ko siya or, oy guys, huwag nyo kakainin yan, hindi siya masarap. Wala pa naman. Nako, parang gusto kong sumama sa shoot nyo. Ayan. Para lang makatikim ng mga ano, oo. Baka naman pwedeng mag-ilaw sa'yo or kahit ako yung taga-chop ng mga ingredients. Taga-chop, ma'am, at saka taga-tikim, definitely. Kami ang bahala dyan. We'll take you up on that. Lagi kong mga sinasabi. Talaga. At saka maganda rin kasi, ma'am, siguro ito yung mga behind the scenes na nangyayari. Talagang after we prepare a dish, talagang pinagsasaluhan din namin sa set. It's either we share it with the farm owners, with the farm hands, but definitely kami, yung crew, kasama namin kumakain with the farm owners at kung sino man yung mayayaya namin kumain. So, hindi siya luto-lutoan talaga. Oo. Talagang totoong luto. Ipapakain talaga namin yung napatapos naming dish. Pangmaramihan pala yan. Yes. But among all the dishes that you've done on the show, what's your favorite? Surprisingly, yung na-encounter namin sa Pangasinan. Oh my God, I forgot what it's called. Insekto ba yan?
balat siya ng kambing na ginisa sa anato. Mamaya, siguro maalala balat... ko yung pangalan ng dish. Kinakain pala yung balat ng kambing? Oh yes, it's a delicacy sa Philippine cuisine. Kung yan, normally po kasi pag balat ng kambing, hilawin lang yan. Okay. Or sinasama sa sinampalukan or papaitan. But talagang ang luto dyan, automatic pinapaitan. Kaya kadalasan to all-time favorite pulutan to ng mga tropa pets sa atin dyan eh. Pero when we went nga to Pangasinan, I was pleasantly surprised na meron sila ibang dish sa balat nga ng kambing. Kudil, yon. Yay, naalala ko. Kudil. So, ano siya, parang chicharon? Para po siyang balbakwa. Siguro kung meron akong may bibigay na example okay. na mainstream balbakwa yung balbakwa. Flavor combination niya. Yes. Now I know na pati pala yung balat ng kambing kinakain. The reason I ask, kasi dati meron kaming chinut, tapos so kambing yung hinain para sa amin, diba? So kinatay yung kambing, tapos kaldereta. Tapos yung ano, yung balat, parang sinabit lang, parang sinampay. So akala ko i-dispatch na yon. O baka nga gagawin nilang ano. Imposibleng na-dispatch yon ma'am. Oo. Sigurado so, na-dispatch yon nung mga nagkatay doon sa kambing. But definitely hindi as waste. Okay, so now, ngayon. Opo. Now that I think about, baka yun yung ginawa. Hindi na pinatikim sa amin yung balat ng kambing. Kaya hindi ko naalala. Balikan nyo sila ma'am kasi masarap siya. I mean, yeah, you might have some weird, siguro first bites. Pero wala siyang off na lasa. Siguro yung medyo funk lang that you can associate with lamb. Siyempre, kambing din yun. But if you're used to that or if that's a flavor na you can appreciate, definitely ma'am, magugustuhan nyo ang kilawing kambing. So, ibig ba sabihin nito, Chef, ikaw ay isang adventurous eater? Yeah, I say I am. Isa nga po sa tagline namin sa show is it's a food adventure. Literally. Mm-hmm. Meron pa kami isang episode na when we went to an Aita community. So, may dala-dala kaming food and then sila may niluto rin for us. Ang alam lang namin, isang dish lang yung ipapatikim nila sa amin. And then, nakaka-touch lang kasi nahihiya silang ipatikim yung isa pang dish nila. Siguro parang hindi nila alam kung paano kami magre-react. Kasi ang yung second dish na pinatikim nila sa amin, mas paniki. So yung you can imagine yung reaction nila na nahihiya sila, pero sobrang proud sila, gusto nilang ipatikim sa akin. Parang ganun yung reaction nila. Paniki, akala ko tanige. Paniki. Paniki, as in fruit bat. Oo. Kahit ako pagbukas ko ng kaldera, parang okay. Okay. Interesting. Masarap? Yes. Okay. Honestly, 100% masarap siya. I think, na yun nga, nung tinitikman ko siya, na-associate ko siya with pinigtikan. Nasa siyang manok, very tender nung meat. Tapos yung wings niya kasi, yun nga, yung pag kinain mo siya, yung mouthfeel niya, para siyang smooth tengang daga na mushroom. Parang ganun yung feel niya. But the flavor kasi sinunog yung balat. So para siyang pinigtikan, may smoky aroma siya. So nung kinain ko, kaya hindi naging weird for me at all. Kasi na-associate ko kagad or parang fina, hindi, parang pinigtikan lang naman to. Oh, wow. I'm trying to imagine what it would taste like. But now that you described it that way, almost may idea na ako. Para lang siyang manok, promise okay. ma. Para lang, para diba? Lang kumain ng native na manok na medyo gelatinous. Oo. Yung tas konti yung texture laman. Niya. Konti yung laman, pero sobrang siksik, very flavorful talaga. Hindi siya malansa, hindi siya weird. Parang yun lagi yung comparison, no? Pag, kumari, di ba, nung bata ako, pinapatikim sa akin ng tatay, frog legs. Siyempre, bata ka, ayaw mong kumain ng frog legs. Tapos ang sabi sa akin, yes. Hindi, parang fried chicken lang yan. Parang manok. Tapos, totoo. May isa kaming shoot, pinapakain naman sa akin, buwaya. Siyempre, hesitant ako. Sabi, hindi, parang manok lang yan. Yan, hindi lahat na talaga parang manok. Yan. Pero, I think siguro dahil ito yung isa sa mga common protein na kino-consume natin. Going back to the bat, I think I'll have bats any day versus frog or daga. Oh, bakit? Feeling bakit? Ko mas masarap siya. Texture-wise, mas exciting siya for me. Tapos smoky, with a smoky flavor, parang mas okay. And then, yun, no? I'm just not sure how sustainable yung ganong ingredient. Pero if I can get my hand on a continuous supply of bats, parang ipapasok ko yun sa menu ko pag may pagkakataon. Ganon siya ka-okay para sa akin. Oh, interesting. Yeah.
Okay, so kung may mag-offer sa akin in the future ng bat, I will just remember this conversation. Just make sure lang ma'am na you ask them if it's a fruit bat. Kasi okay, may ibang species ng bat na yun nga, mapanghi. Basta hindi siya, I think as far as I know. Or okay, may something sa katawan. But fruit bats, generally speaking, safe to consume. Eh, Chef, sabi mo, every episode on your show, on Farm to Table, is an adventure. Eh, di ba ang adventure nakakapagod? Ano ang pinaka-nakakapagod na episode ever for you? Oh, definitely. Hands down. Barley. Barley episode. And I think si Direk Eva can attest how physically demanding yung barley episodes namin. Sobrang rock and roll yan naman. Bakit? May kasamang hiking ba yan? Yes. I think yung location kasi namin is, yun yan, on-site. And then we specifically pick kasi yung mga areas na gusto rin namin i-highlight, of course, sa Barley. And unfortunately for the team, maraming lakaran, maraming stairs ang involved doon sa mga specific locations na yon. Kaya siguro for location one, may mga 30 to an hour high, mga 1,000 uphill stairs. 1,000 talaga? Mga ganun, ma'am. Along yan, sa along. Baka kwan pa nga yun eh. Ina-underestimate ko pa or dina-downplay ko pa yung hirap eh. Pero yan, ganun kahirap. And steep to ha, as in rekta. Yung parang kulang na lang pati kamay mo gagamitin mo na para makakyat. Oh, kaya pala ang tawag nila Only Lakad tsaka Only Akyat. Yes, yes. Lalo-lalo na yung mga technical na kasama namin. O, tapos ang dami nyo pang bit-bit na gamit. So, sulit pala. So, kaya pala, Chef, each episode, kailangan damihan mo talaga yung niluluto mo kasi pagod kayo from shooting, kailangan mapapasarap ang kain ninyo. Pambawi man lang sa pagod na pinagdadaanan namin. Kadalasan din naman po. Accessible naman yung location. Pero I would say 60-70% lahat ng pinupuntahan namin merong physical struggle na kailangan. Nako, excited. Kailangan mapanood talaga tong episode. Kailan ba yung anniversary ninyo, Chef? First airing po namin ng Barley episodes natin would be on Feb 19. Of course, Sunday yan, 7 p.m. sa GTV. Yan yung, again, 4-part anniversary special namin yan. Kami sobrang atat nang i-plug yan, i-promote, ipakita yung mga BTS namin. Kasi syempre, bawal muna para tama dun sa pacing ng anniversary specials namin. But yeah, this is something that we're really, really proud. Of course, we're proud with all the episodes we've done in the past. But for me, especially, napaka-sentimental nung locations, nung siguro ng mga specific topics and dishes na ginawa namin. And of course, nostalgic din in a way. And I'm sure yung mga lumaki ng ganong area doon or doon area na yon could relate doon sa pinakita namin. Kasi kung akyatan at akyatan talaga yung buong team, na experience nila yan. And I think that's something na marerelay namin doon sa mga episodes na ipapakita namin. So kailangan panoorin namin lahat ng episode. Definitely. Hindi pwedeng isa lang, the four-part series. Yes. At saka hindi siya magkakarugtong ha. So hiwa-hiwalay. Para siyang hiwa-hiwalay talaga. Mm-hmm. Yeah, very exciting. Chef, meron ka pa bang mga dream locations na gustong puntahan? Ay, ma'am. Halimbawa for marami. Your next anniversary. Marami po. At least, makarating man lang kami ng Visayas, Mindanao. Mm-hmm. Yun lang talaga yung one. Pero kung dream location, Batanes siguro. Batanes would be up there. Parang Only Lakad din yun, Chef. Parang ganun nga, ma'am. Pero siguro at least patag, at least from what I know, patag naman ng Batanes or konting slopes lang. Not as challenging ng Mountain Province. Pero excited din ako doon sa mga ingredients na meron sila doon eh. I can't help but wonder, after an entire day of shooting and cooking, pagdating mo ba sa bahay, ikaw pang magluluto ng dinner nyo? Yes. Hanggang ngayon po ako pa rin yung nagluluto. Yes. Parang ito, pero siguro unspoken arrangement namin ng wife ko. At saka sa sarili ko na lang din. Parang unfair naman na yung ibang tao pinagluluto ko. Tapos sa bahay, hindi. Parang hindi ko siya mag-gets. Ang sweet naman nun. Parang pag magluluto man yung wife ko, parang yung sobrang plastado na ako. At sobrang 4-day shoot siguro yan or something. But definitely kahit pagod ka po yan, I make it a point na
ako pa rin yung magluluto. Kasi yun nga, iniisip ko, magre-reklamo ako, pagod na ako kasi nagluto ako for other people but not for my family. I don't think that would fly even for my wife. Ah, sweet naman. Na. Oh, so, bawing-bawi na yung hindi mo sinabi sa kanya na magre-resign ka. Pinagluluto yeah. mo naman siya araw-araw. Oo, oh, oh, naman. And I think dapat kasi parang kagaya niya. Kunyari, pag doktor, sabihin natin pagod siya buong araw sa pag-attend sa kanyang mga pasyente. Tapos pag masama yung pakiramdam ng anak niya, hindi niya pwedeng tingnan. Oo. Parang at least yun lang yung naiisip ko. Na parang, if I'm doing this for a living, more so dapat ginagawa ko siya sa bahay. Mm-hmm. Parang mas importante yata. So sa bahay, surprise din po ba ang ano niyo? Ang menu? Kung anong nasa ref, nasa kusina? Sa bahay, ang pagkain namin more on experimental. So like, marami nagsasabi, pag syempre may mga guests kami, so ipagluluto ko ng mga usual. So sasabihin nila, oh chef, siguro, ang sarap-sarap siguro ng lagi niyong kinakain dito sa bahay. Or sasabihin nila sa wife ko, kami ng asawa ko magtitingin na, nah. Kasi sila yung laging biktima ng mga experiments na ginagawa ko. Or yung mga flavor combinations na ginagawa ko. Uh-huh. Or kunyari, may cuisine akong gustong itry. Sila yung unang biktima ko. Kaya I would say that is the case with all the chefs, ha? Na hindi talaga masasarap yung kinakain. Kahit ako, when I cook for myself, pag kahit ako lang yung kakain, ang madalas ko pong kinakain ay it's either boiled egg or fried egg and canned sardines. Spanish style. So yan yung typical na pagkain ko. Not what I imagine a chef would be eating at home. Yes, ganyan lang kasimple. Pag sa family ko naman, naisip ko siguro mag-try ako ng Indian tonight. Hindi kasi kunyari, may shoot kami sa farm to table. Gantong recipe yung binigay ko. So itatry ko muna sa bahay para pagdating ko naman on set, at least alam ko na yung iti-tweak ko. Parang ganon. Mm. So pagpalpak yun, sila yung unang titikim. So hindi pa naman nagre-reklamo yung mga anak mo, chef? Yung anak ko lagi nagre-reklamo kasi sa kanya naman, kumbaga mas bukod yung pagkain niya sa amin. Kunyari, may pritong liyempo kami, tapos walang gulay. Yung kanin nila, it's either magsasaing ako, lalagyan ko yan ng powdered malunggay, or igigisa ko yan, or isasangag ko yan ng may powdered malunggay. Kumbaga yung ginagawa ko, I make sure na meron akong gulay dyan, kahit anong ulam yan. Kahit hindi kailangan ng gulay yan, may isisingit at may isisingit akong gulay dyan. Kasi sa bahay, may tanim po ako ditong malunggay. So siguro at least twice a year, tinitrim ko siya. So kinukuha ko lahat ng dahon, didehydrate ko siya doon sa dehydrator ko, and then I'll turn it into powder para may supply ako ng malunggay all year round. Unfortunately for my family, lahat ng feeling ko hindi masustansya enough, talagang sinisiksikan ko ng malunggay powder, lalagyan ko ng turmeric yan, maraming ginger yan, kaya sobrang... Mababa din naman sila. May lasa yung kanin. Pero okay yun, chef, yes. No? Pag walang gulay, minsan nga feeling ko kulang kami sa gulay. Lalagyan ko na lang na malunggay yung kanin. Yes. Actually, yan din yung isa nakuha ko sa mami ko noon. Same reaction from my son. I don't want my food. It's got a weird taste. Yan ang chef. Ganun na ganun din ako sa nanay ko without the English. Ano ba to? Parang, syempre, ewan ko yung anak ko kasi kakapanood. Nakuha niya yan eh. Pero kami nun sa mami ko, buti pala yung anak ko, nakakaungot ng ganun. Kasi nung kami, panahon ng mami ko, pag nagreklamo ka, yari ka. So, kumbaga wala akong magawa nun. And then, I so hated yung mga ginagawa niya na, ano ba to? Parang nilagang baboy, pero may malunggay. Parang ganun, naiinis ako nun eh. Nung time na yun. Pero kasi, yun nga, si Mature, dumulang naman maintindihan na gusto niya kasing gawin yung sustansya yung kinakain mo. So, sobrang hate na hate ko yun nung time na yun. And then, lo and behold, yun na yung ginagawa ko sa anak ko and sa asawa ko. Nag-uulit lang talaga, eh, no? Yes, Uulit lang talaga. Oo. Chef, ibig sabihin meron kang ano? Meron kang taniman sa bahay? May mga pockets ako dito ng small gardens. Meron may farm? Meron ka rin farm? Yes, meron akong farm. Meron akong pato dyan. Meron akong manok dyan. Oh, totoong farm? Yeah, may homestead ako dito, parang ganun. Oh, akala ko ganun. Parang mga herbs, ganyan, yung mga pa-sweet lang. Meron hindi pala. Naman, hindi naman. Talagang nagagamit namin sa pang-araw-araw. Yes. Grabe, so nung pandemic, I mean, you had everything you really needed sa bahay. Fortunately, yes. Yung time din ng pandemic, it was very interesting kasi yun yung time na nasa Tagaytay kami. Then may mga specific locations din ako doon sa area na
natataniman ko, nakapag-harvest. Mm-hmm. And then, what I like kasi about having your own garden is, again, yung nakuha ko rin sa mami ko. Nakiniinisan ko rin nung bata ako na pagdidiligin niya ako, pagdadamuhin niya ako, or kahit sa school dati, di ba, nung time natin, nung elementary na pinagbubunot kayo ng damo, tapos may specific vegetable garden din yung school ninyo. So yun yung parang proseso na gusto ko rin i-integrate yung anak ko, or ipakilala sa anak ko. Very practical. I think it's very practical approach na kahit pasulang or any container na pwede mo may recycle, lagyan mo ng lupa, butasan, diligan, makakapagpatubo ka ng pechay. Yun yung pinakamadali kasi. So parang, di ba, napaka-practical. Mm-hmm. Again, the term sustainable. As a parent naman, I think it's a good activity na as early as possible is namumulat yung anak ko or anak natin sa ganung klase ng pamumuhay or sa ganung ka-practical na approach. Kasi siguro feeling ko yung ibang kasabayan ko dati nahihiya kasi madudumihan yung kamay or siguro may napanood silang pelikula na ang pagsasaka ay mahirap or hindi rockstar or astig na hanap buhay or profession or yung pagkukusina is something na pang undergrad lang. Yung mga tipong ganung idea. So, tinatry kong ipasok yung anak ko doon sa mga ginagawa ko. Mm-hmm. Para at least hindi man niya to piliin in the future. Sabi nga ni Anthony Bourdain is, kailangan, very essential skill is, kailangan mapagluto mo man lang yung sarili mo ng masarap na pagkain. Mm-hmm. Or makapagluto ka ng masarap na dinner for your nililigawan or girlfriend. Diba? Or nililigawan. Parents mo. Mm. Kasi dyan ko din nakuha yung wife ko eh. Ah, pinagluto mo pala siya. Yes. Ah, doon pala. Ito sa... kasi sa galunggong ko lang siya nahuli. Ay, galunggong. Uy, masarap kasi masarap ang galunggong, di ba? Yes. Baka naman may ibang sangkap. Wala. Parang baka ba yung malunggay? Wala pa nung time na rin. Pero paborito ko kasi talaga, paksiw. So, pagpupunta ako ng palengke, kahit anong isla yan, ipapaksiw ko yan. And then, tsaka para matagal din. So bibili ako ng 1 kilo kunyari, eh ako lang naman yung nasa bahay nun. Papaksiwin ko yan. So buong linggo ko ng menu yan. And nung time na dumating siya sa bahay, may pinaksiwa akong galunggong. So tinanggal ko yung tinik, pinirito ko, and then pagkaprito, pinahiran ko ng oyster sauce. Ah. Oh my God. Parang doon lang. Doon siya. Parang first time yung makatikim noon. Napabilib din, sining. Ayun naman ayun. Pala. Eh kasi chef, una-una, tinanggal mo yung tinik. Yun pala, di ba? Kapatid ko, kaya ako ano? Doon pala, nakaka-in-love na yun. Eh. Yan. Mga sibling discarte, see? Kung hindi ko natutunan yun sa nanay ko at sa tatay ko, malamang hindi ko asawa to ngayon. Moral lesson of the story dito, talagang lagi tayo yes. makikinig sa magulang natin, di ba? Totoo yan. Totoo yan. Dati, syempre, nung mga rebellious years ko, I would have disagreed. Pero ngayong tatay na rin ako at eto, 40 anyos na din, wala pang lilinaw sa aral na yan, kundi makinig tayo sa ating mga magulang talaga. Nako. So, chef, alam mo na, paglaki ng anak mo, lalagyan rin niya ng malunggay yung kanin ng mga apo mo. At talaga, magiging proud ako doon. Wait, pero chef, parang ang ganda nung... continuing the tradition. Oo, exactly. So, nakaka-inspire yung sinabi mo na you have to have, you know, some of your own ingredients at home. So, parang ako ngayon, yes. gusto ko mag-umpisa. Try ko, ano, toge. Di ba yun yes. yung pinakamadali? Yung totoo. Di ba nung pagbata tayo? Toge is the very basic. Di ba yun lagi yung experiment sa science pag ano, pagbata sa school? So sige, lagi kasama yun. Kukunin ko na yung mga munggo sa baba. And may fulfilling factor eh. There's this factor na nakikita mo yung resulta ng pagod mo. Sa psychology natin, that's very addicting lang din kasi that you get to see the actual result of your efforts. Mm-hmm. Na parang you'd wanna repeat it. Parang that's the high... That you get it from seeing something from nothing. Diba? Na parang it's an act of miracle eh. From munggo, buto, nagiging toge. And then it gives you sustenance. Na parang, diba? It's amazing. It's really amazing na yung buong proseso na yun is nakikita natin. And then nakakain natin. And then hindi mo mapapansin yung interest mo sa pagpapatubo ng toge eventually, ang dami na yan. Magsasangasa ka na yan eh. Magiging plantito ka na or magiging later magiging farmer ka na. And then you would see din kasi aside from
the actual lumalaking halaman, you would see the impact it has or it will bring in your life. I mean, not to sound siguro too corny or so romanticizing it, I guess. But yun din kasi yung nakukuha ko from it. Eh. And I think a lot of people can relate doon sa feeling na yun. Napapansin mo yung wellness mo, nagkakaroon talaga ng positive impact sa pananaw mo. Even your habits eh. When you go into farming, we're going off topic here, pero when you go into farming, talagang organic, naturally grown type of farming, mapapansin mo, nagiging conscious ka sa segregation. Ay, pwede ko pala itong gawing compost. Ito, dapat to dito mapupunta. Uy, sayang to kasi pwede ko pa itong ipakain sa pato ko. Or actually, pag namamalengke ako, yung simpleng sapal ng nyog, kasi nagpapakayod ako ng nyog eh. Kasi gusto ko pinipigaan pa rin siya. So may waste kang nakukuha. So normally, tapon yan or iwan mo yan sa palengke. Ako hindi, kinukuha ko pa yan. Nangihingi pa nga ako kadalasan. Kasi papakain ko siya sa pato ko. Or pagbibili ka ng isda, gagawa ka ng sarili mong fertilizer, yung mga bituka na kadalasan lang din, itatapon. Dahil nga, all in ako sa farming eh. So, naging familiar ako with some of the concoctions, doing your own organic fertilizers. So, hihingin mo na rin yung mga bituka, you turn it into some sort of an amino acid na you can spray, gagawin mo siyang pataba. So, yun yung parang nagiging impact. And then later on, mas aware ka na sa nature, mas may pakialam ka na sa global warming. Mm-mm. Yung mga tipong ganun sila yun, di ba? Nag-umpisa lang yan sa buto ng munggo. So every little thing kasi can, ano eh, parang if you do it right and if you do it well, it can have a positive impact on bigger things, di ba? It can have 100%. A bigger positive impact. Yes. Nako, Chef, I super enjoyed this conversation. Ang dami kong learnings from today. Pero before we let you go, Chef, I was told na may meaning pala itong mga ingredients na prepare ko. Para sa, yes. Meron nga ba? Ikaw ba ang nagano? Ikaw ang nagsabi Yung suka natin dyan, toyo, calamansi juice if you have that, and brown sugar. Yan yung four essentials ko for an idiot-proof sausawan eh. Now, that can go with anything. So, pag samasamahin mo lang yan, bali, yung chilies po kasi is, of course, to balance everything out. And it's, bahala ka na kung gusto mo siyang idagdag or gano'ng karami yung gusto mong ilagay. But what you're aiming here kasi is sweet, sour, salty, and spicy. Okay. So, sige nga, for me kasi, when you combine it, of course, depending sa taste mo kung ano yung gusto mo mas maalat ng konti, siguro yung ratio ng ingredients would be something na one is you'll to get one. To perfect later on. Depende rin. Hindi 1:1. Okay. At eto, try ko yung suka tsaka yung toyo na 1:1. Ayan. Okay. Mimix ko. Yan, pwede pa siguro. Oo. Tapos konting lemon. Lalo kung hindi spiced or templado yung vinegar. Yeah. Kaya lang wala akong pang ano, wala akong isasawsaw. May sawsawan ako pero wala akong isasawsaw. Tama. Siguro after nito man. Pa-deliver mo na lang. Grab. Sa inyong fridge. Akala ko magpapadeliver ka sa akin, Chef. Hindi, ma'am. Ganito, isi-save natin yan. Tapos mag-guest ka sa farm to table. Ay, sige, Chef. Dadalhin ko to, ha? Diba? Etong eksaktong to. Ipapakita mo sa akin yan. Tapos ikaw na yung gagawa nung sawsawa na yan. Pwedeng-pwede. Eh, wala akong calamansi pala. Pwede nga yung lemon oil. Kasi sabi-sabi. Pwede po. Food grade to eh. So pwede siya. Yung si lemon oil, it's more on the essence lang siya or aroma lang siya. It wouldn't give you the flavor. Lemon flavor. Yung tart. Okay. Okay. Tip ko lang din sa iyo, ma'am. Yan, sige. Uh-oh. Pero kung may calamansi ka or lemon or any other citrus, it's a technique that I've discovered nung nasa La Union ako na kumakain kami doon ng talaba. Normally, you would just soak it with vinegar. Pero kasi when they added calamansi juice, nag-iba yung asim niya. Yung asim na mas gusto ko. Kasi syempre, ginagamit naman natin kadalasan yung sukang puti lang na, ewan ko, industrial type yata lang. Yung plain lang. So, when you add kasi a citrus juice, nag-iiba siya, nag-memelo siya, tapos parang mas masarap siya for me. So, kaya yun yung reason. Kaya nilagay ko siya sa listahan. List natin. Apo. Ultimate sausawa niya, ma'am. Okay, ultimate sausawa. Pag nakakombine mo, pag nakuha mo yung preferred mix mo, ultimate yan. Nako, Chef, tamang-tama. Alam ko may tosino pa ako eh. So pwede to pang tosino bukas. Yes. Pwede. Okay, itatabi ko talaga to. Chef, thank
Thank you so much. Thank you for joining us. Alam namin you're very busy with your shoot, especially with your anniversary coming up. Before we let you go, Chef, why don't you invite everybody to catch your anniversary episode? Sa lahat ng pinagkakaabalahan mo, Chef. Oh yes, it is an honor and privilege, ma'am. Alam ni Direk Eva yan. I am a fan. Heart Angel Days pa lang. Uy, nako, Chef, ha? Ma'am, hindi ko naman sinabi mas matanda ka sa akin, pero napapanood ko siya. Oh, okay na yun, ganun okay na yun. And, thank you. Yeah, fan. I've always been a fan, and again, it is my honor to be here. Salamat din po sa time and to the team. And of course, to all of our food explorers na sinamahan kami at sasamahan pa kami sa mga taong magpapakita tayo ng ating food adventure. Maraming salamat. Chef, thank you so much and good luck sa future food adventures mo. Alam mo, I forgot to mention kanina, di ba sabi ko sa'yo, nakikita ko yung billboard mo dun sa gilid ng GMA. Yung nakaparang denim apron ka. Apo. Eh, cute na cute ako dun sa apron dahil dun bumili ako ng denim na apron. Chef, thank you so much. Thank you and congratulations on your anniversary. This super surprise was planned by the team of Alan Ebora and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the wonderful people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.